Ito ba yung sa akin? Ay, ito pala yung sa akin. Magandang araw po sa inyo lahat. Before po mag-start ang lahat, I just want to announce that we will be changing our channel's name to Nilbert TV, which means Nilbert, my name, and TV as travel vlogger. Ako pa rin naman po ang owner ng channel. Nagpalit lang po talaga ng name. At sa mga viewers ko naman po na hindi pa nakasubscribe dyan, baka naman. So guys, meron na naman po tayong gala. From Kabalian or San Juan, pupunta po tayo ng Naba, Hinunangan, para dalawin ang aking lola. And then dadaan tayo sa Tuburan papuntang Barangay Libas. Then, lalabas tayo ng St. Bernard, pabalik ng Kabalian ulit. So, basically, umikot lang tayo at nag-explore or sabihin na lang natin na nag-road update. At syempre, kung may gala, meron din kainan. Abangan na lang natin sa video kung ano at saan ito matatagpuan. Malay mo, malagay din to sa gala list mo in future. So, back to the video. Ano? Ano sabi tayo? Hindi ba tayo flat? Makita mo mayat? Diyan. Sige. Wa. Sayad man good ha. So, from Kabalian, ito na yung ruta papuntang Naba. So, tayo sa Santo Niño, paakyat tayo ng Santa Polonina and then dire-diretso papuntang Naba. Oh, so inaayos na pala yung daanan dito. Kasi sa Naba, medyo matagal-tagal na rin na naayos yung daanan at matagal-tagal na rin simendado. Dito naman ngayon ang problema nila. As you can see, medyo may hindi kagandahan yung daanan dito. Pero yung daanan from Santa Polomina, paakyat ng Naba, medyo okay-okay na. Dito na lang yung hindi pa gaano nga ayos yung daanan. Well, dating espaldado to, pero siguro dahil sa katagalan nga, nasisira talaga. At dito na nagwawakas yung medyo rough road na daanan. Okay, so from here, hanggang Naba, Hinunangan, maganda na yung kalsada. So kung mapapansin nyo, galing ako ng Kabalian, ito yung pinakamalapit na daanan para makapunta ka ng Hinunangan. Kasi ang Naba, part na siya ng Hinunangan. So ito na yung Barangay Santa Polomina. Yan, medyo marami-rami rin akong kamag-anak dyan. After ng audit, talagang makikita mo tong lugar na to na napaka-kalbong-kalbo na yung kalikasan. Dating brownish na color sa kapaligiran, makikita nyo ngayon, greenish na ulit. At dating mga walang ulo na niyog, ngayon ay nagsisipag-regenerate na after ng ulit. Konting trivia lang or dating history ng lugar na to. Way back 2010, pumunta ako dito para mag-aral kasama ng kapatid ko. Itong daanan na to ay hindi pa simentado at napakahirap ng daanan dito kung magmumotor ka. Siguro sabihin na natin mga average ng bato dito na kasing laki is mga 5 to 10 inches ang lalaki. Kaya kapag magkamali ka ng tama ng gulong ng motor mo, talagang masisimplang ka. Kaya sanayan talaga yung daanan dito before.
ngayon, papansin nyo, talagang simentado na. Kung mapapansin nyo rin sa paligid, merong mga puno ng niyog na pinangtabas at ginawa na lang kokolamber. Hindi po yan mga healthy na niyog. Yan po yung mga natumba pa nung udit na ngayon pa lang rin pinang-harvest at pinang-chainsaw na. At ngayon ay wala talagang choice ang mga may-ari ng lupa kundi gawin na lang kokolamber at ibenta sa mga tao. Tapos dito sa lugar na to, madalas talagang landslide. Kung hindi landslide, mga punong natutumba, mga malalaking bato na nahuhulog sa kalsada, kagaya niyan, pero mas marami pa yan dito na mga batong nahuhulog. Mayaman dito sa tubig, iba't ibang lugar, napakaraming spring. Kagaya nito, ito yung spring na isa, pero ginawang fish pond. Ito, fish pond na naman. Kadalasan ang inaalagaan sa fish pond is tilapia, kaya masikat ang naba sa pagbibenta ng mga isda kahit na nasa bukid sila. Ang madalas na binubuhay lang dito is tilapia. Marating na tayo sa naba, hinunangan. Dito tayo sa Purok Uno. So, stopover muna tayo dito sa bahay ng Lola pa. Nay! So dito sa Naba, ito yung pangunahing hanap buhay ng mga residente, ang pag-aalaga ng baboy. Ito sa Palayan, Kuprasan. So tapos na kami bumisita sa lola ko. Ngayon, didiretso na kami papuntang St. Bernard. Bali, ang daanan namin ngayon is papuntang diversion na. Wow! Dinakihan na pala yung daanan dito. Dati napakaliit nito, tapos hindi pa gaano simentado rin. Putol-putol. Okay na yung kalsada rin dito pala. Grabe kasi mintado na dito sa lugar nito. Dati ganyan, ganyan yung itsura ng mga daanan dito dati. Ganyan mga bato kalalaki. Kaya pag nagkamali ka ng tama ng gulong mo, talagang sesemplang ka. Ngayon ko lang ulit nakita itong lugar na to sa hinaba-haba ng panahon. Bali, before dumaan ako dito, napakalalaki pa ng bato. In between 2010 to 2014 kasi dito ako nag-aral ng college. Ngayon ko lang ulit masisilayan tong daanan na to after how many years. Ewan ko lang kung nakikita sa camera, pero lahat ng daanan namin dito, puro pababa na talaga. Wala na talaga gaanong mga paakit na daanan. Puro pababa lang ito kasi nga, galing kami sa bukid, galing kami sa bundok. So, lahat ng daanan namin is pababa na. Ito na naman, ay fish pond na naman, napakalaking fish pond. Kaya maraming taong nagtataka sa lungsod, bakit daw nagbababa ng isda ang mga taga-bukid. Ayan po ang rason kung bakit. Ang dami po kasi mga masisipag na tao dito na naghahanap ng way para mabuhay, para mayroong pagkakitaan.
So kung mapapansin nyo po, nandito na po tayo sa intersection. Kung liliko tayo pa right, which is here, papunta po ito ng Hinunangan. And then kapag pupunta tayo ng left, papunta po ito ng St. Bernard. Ngayon, pupunta tayo ng St. Bernard, kaya liliko tayo pa left. Hindi na kami dadaan ngayon ng Hinunangan. Kasi nga medyo hindi kagandahan ang panahon ngayon. From intersection, papunta ng Hinunangan, meron na lang tatlong barangay. Marireach mo na yung Hinunangan traffic. Sa Tanjag Cafe. So, ito yung menu nila. So, dito kami na intriga. Exotic. So, meron silang baki. Baki is, ano, frog. Hindi kami nag-order nitong exotic kay we're not exotic enough to try this exotic food. So, dito tayo sa native tinola. And yes. Then lang may halang-halang. Since hindi na kami nakakain ng buko, order kami ng buko halo, which is merong buko, cornflakes, at ice cream. Since hindi naman ako kakain ng marami, yan lang in-order namin. Tapos yun, dalawang rice kasi hindi naman ako mag-ano nagra-rice. Meron din pala sila ditong duck, balot sisig, deep-fried duck, as mga native chickens, at syempre may drinks. Order namin tinola, native yan siya, Tanjag version ng pansit, itong buko halo. So kain muna tayo. So, tapos na kami kumain. Tinake out na lang din namin yung natira namin. No, masarap naman yung pagkain nila. More on sa farm sila nagbe-base sa menu nila eh. Ano yung nasa farm nila, yun din yung nasa menu nila. Gaya ng duck. Ewan ko kung nag-aalaga, nagre-raise sila ng frog dito. Kasi yun din yung mga sineserve nila eh. Sigurado, native chicken meron din. So, balik na ulit kami sa biyahe. Drive na ulit papuntang St. Bernard. So, let's go. Diretso na ulit tayo. Diretso na ulit tayo ng ride. Salamat sa masarap na pagkain. Dito yung padiretso ng Sugod, dito naman papuntang St. Bernard proper, papunta rin ng San Juan.
Okay, so nandito na lang po muna tayo. Nakarating na kami sa Kabalian at yun lang po yung journey namin sa ngayon. Until sa next na vlog ulit namin.